Coding is an art. Coding is one of my ways to express my creativity. There's something about coding. There's something about solving problems and creating a solution. There's something magical that not everyone will understand. These are just random words, but for me as a programmer, these are vital elements in creating a masterpiece that may impact the whole universe. Just like paints Picasso used for his paintings, like him, I also started somewhere. 2019, web development. Ito yung year na nag-introduce sa akin sa web development. We had the final project, this is a static website. We use HTML and CSS. We render images, videos, and a form na hindi gumagana. This is a very simple website, pero ito yung nagpabago ng buhay ko kasi coding felt different dahil every changes sa code mo nagre-reflect agad and nakikita mo. Coding ay naging mas exciting para sa akin. And then, meron akong ginawang website. Yun yung kauna-unahang website na dineploy ko. It is a blog site kasi. Basically, parang full stack development na siya. Diba? And old school yung gamit ko dati kasi it is PHP. So, kailangan ng cPanel. And then, syempre, at time, ang hirap makahanap ng free hosting. Lalo na kapag PHP. Most of them are may bayad kasi. So, isa sa mga ginamit ko is itong 000webhost.com. Tsaka itong Infinity Free. Tingnan natin to. May mga deleted accounts ito. Ayan. Merong kamusta.epz.com. Ayan, motivation. Tapos gemtech.epz. Kaso deleted accounts na yung mga to eh. So baka hindi na natin ma-access. The account was deleted, restored in any way. So sad, hindi na natin ma-recover. Kasi antagal na din kasi since na-open ko to. Ayan, pero ito yung mga ginawa ko dati. So itong kumusta. epc.com. So ito ay blog site. Para siyang mga vlog pero in a written format. Di ba yung mga vlog gano'n naman. And dati kasi yun yung trending. Yun yung parang YouTube dati. Yun yung pinakauna kong crude na experience. Tapos merong motivation. Itong motivation, actually ito yung brand ko dati, motivation. Tapos gemtech.epz.com. Alam ko ito yung portfolio ko dati. Kaso hindi na natin ma-recover. Things I learned are PHP, HTML, CSS, MySQL, website deployment, FileZilla, cPanel, basic data structure and algorithms, Arduino, C, C++, Java, and a little bit of WordPress. 2020, Coder's Mindset. I enjoyed coding a lot. Naisip ko that time, ang saya naman na itong hobby ko na to ngayon ay magiging work ko in the future. But I know, ang mga alam ko ay ganito pa lang. So need ko pa mag-aral ng madami and nalaman ko na the most effective way to learn is by teaching others. That's why I tutored and created contents. So study pool naman, ang reason kasi doon, meron na ako knowledge about programming. Nagko-code na ako. And then, search ako nung mga paraan para to somehow monetize ko yung skill ko na yon. And then nakita ko yung tutoring na platforms. Unang-una kong in-applyin is Coursehero. Pero hindi ako natanggap doon. Tapos alam ko, Chegg ata. Nag-apply din ako. Tapos study pool. Fortunately, nakapasa ako doon din. Nakapag-tutor ako. Then ang idea din doon is sa platform na yon, may mga students doon na magpo-post ng mga questions or maybe may mga gusto silang tulong. And hindi lang sila about programming eh. Meron din ibang mga subjects. Pero yung sa akin, syempre, yun yung badge ko. May badge na tinatawag. Doon. Yun yung parang credible ka na magturo dito sa subject na to. Meron doon mga languages, ganyan. Merong math. Tapos, this year din, late 2020 na ata, dito din ako gumawa ng madaming contents talaga. Kasi gusto ko mag-share din ng knowledge eh. Gusto ko ding makapag-interact ng mga kapwa ko, coders, Pinoy coders, ganyan. As you can see, itong portfolio na to, yung header na image na yan, hindi yan sa akin. Kinuha ko lang sa internet, tapos I think Bootstrap yata yung gamit ko dito. Ayan, tapos may header lang din dito. And then, wala na akong Snapchat, pero alam ko pwede siyang scroll. May mga other sections pa siya. Pero yan, sobrang simple, diba? Tapos, ito yung next. Ito yung next. Ayan, kung makita nyo, nag-overlap pa dito yan, diba? Tapos hindi siya, actually, sa ano lang ata to dahil naka-mobile. Pero pag naka-desktop, parang okay naman siya. Yung naka-circle na yon, parang hindi yata lumitaw yung ibang section. Ito yung before ng portfolio ko ngayon. So ito medyo okay na to eh. Medyo maganda na to eh para sa akin. Dati. So itong ginamit ko dito,
itong portfolio na to is, I think, React. At saka, alam ko may database ako na either Flask or Django yung gamit ko, Python. Kasi, yung portfolio ko, nilalagyan ko din ng, hindi ko alam, pero simula dati, nilalagyan ko na siya ng blog talaga, mga blogs. So, para din ma-share ko yung mga thoughts ko doon. And also, pinapractice yung CRUD talaga. Ayan, so after nun, eto na. Tapos yung subject namin noon is elective 2, Python programming. Ang ginawa namin doon, Python programming. So dito yung first time ko, actually hindi naman first time kasi medyo advanced na ako. Pero ito yung first time namin sa class na gumamit ng Python. Yan, so may class, object-oriented programming to, I guess. May attributes, yan. Methods. Itong subject na to, I'm not bragging. Pero dahil meron akong experience sa Python at saka yung object-oriented programming, these are piece of cake na lang sa akin. Ang takeaway dito guys, dapat as soon as possible, meron na kayong nakafocus agad na mga technologies or maybe programming language and then mag-advanced study na kayo. Kasi like, for example, ito. I can say na nag-excel ako dito dahil nga nag-advance ako sa Python programming. Things I learned are Python, frameworks like Flask, Django, JavaScript and React, Linux, full stack web app, how front-end and back-end interacts with each other, API, WebSocket, Linux kernels, installing Linux alongside Windows OS, by the way, I used Arch, and how to be cringe in front of the camera. 2021, Coding in Depth. Continuation ng elective, so elective 3. This subject na to is nag-open CV na kami. So, ang idea dito, nangyari itong first. Create a program that can display the image dimension, height, width, numbers of channel, and yung ginamit namin library dito is OpenCV lang. So, sample code. Try natin tumingin ng isang snippet. For example, ito. So, ganyan yung mangyayari. Import CV2 as CV, computer vision, image path, image grayscale, CV.imread. Parang ano lang naman ata to, file read, yung image path. So, ito yung OpenCV na PNG. Ayan, tapos unchanged, colored, color. Ayan, yung mga methods na to, makikita nyo naman to sa CV eh. Sa OpenCV na documentation eh. Ayun, so hindi naman siya ganun ka-complicated. I can say na yung sa amin nun, hindi naman. Try natin iba. Ito, dimensions. Try natin. Ayan, so hindi naman siya ganun ka, ano, like, ayan na yung mismong code. Ito, one line of code lang pala eh. So sa 2021 din, dito din yung thesis namin. Dito pumasok yung triconverter. Kasi ito yung last year namin. So nag-title proposal kami, title defense, and then after nun is yung mismong pagbuo ng machine. And ito yung pinaka-challenging siguro na nangyari sa akin sa coding journey ko. Things I learned are Python, computer vision, Flutter, Dart, Raspberry Pi, multiprocessing, different components, servers, Next.js, object-oriented programming, ito ko mas lamang nag-gets. At nalaman ko din na may mga pins pala sa Raspberry Pi na hindi pwedeng gamitin. Full stack development. I applied as web dev sa OJT namin. But because engineering yung course namin, nalipat kami sa engineering and network security team. The job is boring, I'm gonna be honest. Pero that didn't stop me para makapag-work as a programmer. Merong ginagawang project that time and I volunteered to be part of the dev team. Nakapasok ako and naging lead pa. Pero I only have few hours remaining para makompleto ko yung 240 hours na OJT ko. Kaya sobrang konti lang nang na-contribute ko. But it was fun. Punta tayo sa 2022. Parang gusto ko yung mga tugtugan mo dyan, boss. So sa 2022 naman, ito yung year ng continuation doon sa triconverter. Dahil hindi pa tapos na ito hanggang 2022, ginawa ko pa rin yung triconverter na code. Kasi ako yung naka-assign talaga doon sa coding part ng thesis namin. So continuation pa rin to. And then sa 2022 din, yung graduation, and then dito ako nagka-work. Nakuha ko is full stack developer. So ang ginamit namin technology noon is Python, Flask, React, GraphQL, Trail UI. Para sa mga mag-i-start pa lang yan, huwag nyo nang masyadong i-prepare yung sarili nyo sa mga gantong scenario. Lalo na kung fresh grad kayo, tapos hindi ka pa totally na confident doon sa skills mo. So okay lang, mag-apply ka na. Huwag mong masyadong overthink yan. Dahil pagdating sa work mo,
pagdating doon sa actual, yung mga knowledge mo, yes, magagamit mo, pero some of them lang. Actually, kahit yung in-applyan mo is talagang yun yung expertise mo, doon ka magaling talaga, meron ka pa rin talagang hindi alam. Sobrang dami mo pang hindi alam. And ganun yung nangyari sa akin. Medyo nag-excel ako sa Python, tapos React din, pero still, nung nag-transition ako, sobrang iba pa rin. Not to the point naman na huwag tayo mag-prepare, like huwag tayong mag-aral ng mga technologies before tayo mag-work. So, huwag natin masyadong i-prepare ng sobra-sobra talaga yung sarili natin. Dahil during transition period, dun mas madami tayong malalaman yung mga hindi natin alam. Things I learned are PHP, frameworks like Laravel, the authentications, routes, and nalaman ko din yung Git. Basic commands like push, add, commit, clone, rebase, pull, fetch, branch. I learned that everything is learnable. Coding is not about memorization of syntax, it's about how you solve problems and how fast you can learn a thing. So say yes to all of the opportunities na dadating. It is for sure na you can learn a technology, but it is not sure kung kailan dadating yung next opportunity. Every opportunity matters, so wag nating sayangin. 2023, Software Engineering. May work pa ako sa year na to, pero the feeling is sobrang different na. I want to take a break, so I did. I quit my full-stack developer job for my other endeavors. While I was unemployed, I still code for an app and for my other side projects. Continue pa rin ako doon sa pag-gain ng skills. Dahil nga kahit wala na akong work, I still love coding. Kaya yun pa rin yung ginagawa ko after nun. And after almost 3 months of being unemployed, I suddenly missed it. I missed the corporate, I missed being on the team, I missed the bondings. That's why I'm currently applying for another software engineering role. 2023 is ending. Felt so fast. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin next. Hindi ko alam kung saan company ako mapupunta or saan lugar, anong position. Pero kung ang gagawin ko ay mag-code pa rin, it doesn't matter. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys, and itong mga shinare ko na to, ito lang yung isang way ko para inspire ko kayo guys. Dahil nung nag-start naman ako, yung mga skills ko ngayon, or stack development or coding, yung mga to, nag-start ako somewhere din. Isa din ako dun sa mga walang alam dati. Lahat naman tayo nag-start talaga sa walang alam. Pero kung mag-first step tayo, kung gagawa tayo ng action, kung mag-i-start tayo right away, sa una lang tayo magiging walang alam. Pero after ng ilang years man yan, like, for example, ako, 5 years. So, sa loob ng 5 years, basta everyday nagiging better tayo, ganyan. Sa una lang tayo, magiging walang alam. And kung hindi ka nag-start, kung hindi ka mag-i-start ngayon, forever kang magiging walang alam. Kaya, ngayon pa lang guys, start na natin itong journey natin na to. Dahil there's no such thing as too late to code talaga. Actually, yung mga napapanood ko, kahit mas matanda sila sa akin and ngayon pa lang sila mag-start mag-code, hindi nagiging problem yung age talaga sa kanila. Dahil madaming ways, dami nang pwedeng gamitin, mga resources, ganyan, or mga paraan. May mga bootcamps, may mga online course, may YouTube, may Google. Ako, hindi man ako nag-online course talaga, hindi man ako nag-bootcamp, pero na-maximize ko talaga yung practice and pag-learn dito sa code. Kaya yun, mag-code ka lang. Everyday practice. Practice makes perfect. Guess-guess na yun, pero totoo yun. Usually, yung mga advice ng mga guess-guess na ganun, yung pinaka-effective talaga and pinaka-powerful pagdating dito. Hindi lang dito sa coding, pati sa ibang aspect ng buhay. Kaya yun lang guys. That's it. Dito sa year na to, dito na test talaga yung paggamit ko ng version control na Git. So, ito yung repository namin sa TriConverter machine. And, ang ginamit ko dito is, ayan, Dart, yung language, and then yung framework is Flutter. And, kaya yun yung ginamit namin kasi, requirement sa amin is mobile app. Tapos, ang ginamit kong backend doon is Python. So, basically, actually, madali lang yun eh. Ang daming nagtatanong sa akin, paano ko daw kinonek yung mobile app, tsaka yung Raspberry Pi. So, ang nangyari doon, yung idea niya, gumawa ako ng web server doon sa Raspberry Pi. So, alam naman natin na yung Raspberry Pi is sobrang layo sa Arduino. Kasi yung Raspberry Pi, it is actually kompletong machine na siya. Para siyang computer talaga. So, pwede kang, para siyang system unit talaga, na pwede kang magsaksak doon ng mga components, like
pwede kang maglagay doon ng GUI or ng display, ng monitor, pwede kang maglagay ng keyboard, ng mouse, ganun. Para talaga siyang system unit. Pero ang architecture niyon noon is hindi kasing powerful ng desktop. Kasi parang ano lang yun eh, parang ARM architecture lang yun na makikita dun sa mga mobile device. Ganon. So, ang idea nun, dun sa Raspberry Pi, gumamit ako ng Flask na framework para magawa ko yung web server. So, kung familiar kayo sa Apache, ganon, or PHP ganyan, yung Apache na server, parang ganon siya. Pero, ang ginamit ko is in Python na language. And yung framework is Flask. And kung familiar kayo sa Express.js, yan, ganun din siya yung idea niya. Tapos, kaya yun yung ginamit ko kasi ang ginamit kong language para ma-manipulate ko yung mga components namin is Python. Kasi nga, pwedeng multi-processing. Kasi, di ba, may mga components na dapat magsabay, di ba? Kasi, di ba, alam naman natin na kunyari sa Python, ganyan. Kapag nag-run ka ng code doon, isang process lang yun, di ba? Pero kapag dun sa mga components, kailangan may mga components dyan na pwedeng magsabay. So, yun yung tinatawag na multiprocessing. Ganun. So, kaya ginamit ko is Python. Tapos, dun sa mobile app naman, simpleng mobile app din siya. Actually, kahit hindi nga mobile app eh. Pwedeng kahit sa web. Ganyan. Gawa kayo ng website. Pwedeng ganun. Ang importante lang doon is yung may kakayahan tayong makapag-get ng request doon sa server, which is yung Raspberry Pi. Yun. Like, ganito yung example niya. Okay. Wait lang. Okay. So, para mas maintindihan natin, punta tayo mismo dito sa app. Sa code. Ayan yung mga file talaga mismo ng mga screen. Parang ano to eh, parang sa React, kung familiar kayo sa React, para tong .jsx, ganun. Kasi dito, hindi siya page, screen yung tawag. Kunyari, sa may home.dart, ganyan. Tingnan natin yung home.dart, ayan. Tapos, somewhere here, may makikita tayong, ito, for example, itong shutdown na to. Or maybe hindi, go to mix. Hindi, kasi yung mga function na to is para lumipat lang sa ibang screen. So, itong go to grind, itong go to grind na to, ayan, navigator.push, ibig sabihin, mag-iiba tayo ng screen. So, punta tayo sa grind page. Grind.dart. Try con address, shared preferences. Ibig sabihin lang nito, storage to, itong shared preferences. Tapos, makikita natin dito. Ito, to. Yan, ito. So, sana guys, familiar kayo sa fetch, this sa JavaScript. Pero kung hindi, basically, yan. Itong method na get na to, after kasi nyan, yung parameter nyan is sa loob nyan, yung URL ng tinatarget natin na server. So, ako, ito, trycon address. So, yung trycon address, nandito yan, nasa storage kasi. Kaya, shared preferences yung ginamit ko. Ayan. So, yan. Trycon address slash grind end. Ganon. Kaya ako ito nilagay sa storage ng app dahil may tendency or may mga chances kasi na mag-iiba-iba yung mga address. Kaya nilagay ko siya doon para kahit mapalitan man yun doon sa storage, magagamit pa rin natin. Kaya hindi fixed dito na ganun yung nilagay ko. Tapos, slash grind end. Ito yung pinakamahalaga lang dyan. Itong grind end. Tapos, kung titignan natin, scripts. Tama ba scripts? Sige. Ayan. Try converter 2. Bakit may 2? Tignan muna natin tong 1. Ayan. Ito yung, hey, grabe. Naalala ko lang yung mga panahon to dahil lahat ng to, wala talaga akong alam dito. May alam ako sa Python, pero yung mga libraries na ginamit ko dito, at saka yung idea nung ganon, yung paggawa ng server, tas pagre-request dun sa server na yon, hindi ko talaga alam yung mga yun eh. Tas lahat ng file na to, ayan. Ayan yung mga ginamit ko. Tingnan muna natin yung main.py.
Ayan, okay, eto. Okay, dito magiging interesting to. Okay, hindi ko sure kung bakit grind and yung doon, pero nandito is grind. Pero at least, yung idea, yun yung titignan natin. So, dito, ito yung importante kasi dyan. Ito yung endpoint natin. Slash grind end. Kung anong sinet mo dito, actually, una pala dito sa server. Kung anong nakalagay dito sa server natin, kunyari, itong slash grind na to. So, kung ano man yung nasa below nyan, itong function na to, yun yung gagawin ng Python. Yun yung i-execute niya. Kunyari, itong function na to. Grinding, ganyan. Grinder.start. So, meron akong grinder. Ayan, grinder. Sa loob nitong class na grinding. So, sa loob nitong class na grinding na to, nandun lahat ng mga process. Para makita natin, para makita nyo, ito yung nasa loob nyan. From import grinding. Ito, grinding.py. Tingnan natin. Ayan, lahat. Okay? So, kung makikita natin, ayan. So, GP input output. Set mode. Ganyan. So, yan yung sa Raspberry Pi. Ayan. So, balik tayo dun. Okay? Basta yun lang yung kapag grinding. Ano bang mangyayari kapag grinding? Ano yung mga components na gagalaw? Magre-return lang siya ng message na, ayan, grinder process started. Ganun. Tapos, itong return na message nito, kapag successful naman to, itong part na to, so, yan, i-return lang niya doon sa ginet nating request dito. So, ito huwag niyong pansinin itong grind end. Hindi ko sure kung bakit grind end yan. Pero, dapat yan is grind lang. Wala yung end na yan. Pero, I'm not sure, baka may ginawa pala akong ibang, ano dito, implementation. Pero, ganun yung idea niya. So, ito, get request. Itong slash grind. Ganun. Tapos, pagdating dito, so, kapag may nakuha siyang request dito sa endpoint na slash grind, so, yun yung gagawin niya. Ganun lang. Basically, ganun lang talaga. So, ibig sabihin, kahit hindi yan app, basta may kakayahan kang makapag-get request doon sa endpoint mo na yon, gagana siya.